Hello everyone, magluluto tayo ngayon ng gulay. So, ayan, ito yung ating luto na gulay, papaya, at syempre, haluan din natin yan ng gulay pa rin. Syempre, yan, malunggay. At sasamahan natin yan, dalawang gulay na yan. At syempre, ito yung ating isasahog yan, tilapia. Yan, isasahog natin sa gulay. Ito yung mga ating mga sangkap, sibuyas, bawang, luya, siling haba. At syempre, hindi pwede mawala ng pampalasa para talagang masarap yung ating gulay. At ito naman yung ating unang gata. So, ayan nga, ito yung pangalawang gata. Ayan, lagay natin yung mga sangkap. Yan, dyan natin unang lulutuin ang ating sahog at yung ating mga gulay. So, habang pinapakulo yung gata, kailangan halo-haloin natin yung para hindi mamuo yung gata. Yan, ganyan ginagawa ko. Inahalo ko ng inahalo habang kumukulo para hindi siya mamuo. At syempre, una kong ilalagay yung ating sahog na tilapia. Palulutuin ko muna yun dyan sa gata. Kasi hindi yan pwede isabay sa gulay dahil baka madurog. Kaya ayan. Hayaan muna natin yan na maluto sa ating gata. Bago natin lutuin naman yung ating mga gulay. Yan, hayaan lang natin yan. So, ito nga at luto na yung kabila. Kaya tinaliktad ko na. Para pantay yung pakaluto niya at pantay yung pakaluto niya sa gata para malasa naman yung ating sahog. So ito nga, tinanggal ko muna yung isda at syempre papalutuin ko muna yung ating mga gulay. Unahin natin yung papaya kasi medyo matagal itong maluto. So yun, hayaan lang natin yan na kumulo at matuyo yung ating gata na una. Yan, konti na lang yung sabaw kaya lalagay na rin natin dyan ang malunggay. Sabay na natin ang malunggay dyan kasi ang malunggay ay madali lang yan maano maluto, kaya hindi pwedeng isabay sa papaya kasi yung papaya medyo matagal maluto kasi matigas. So ayan nga, at tuyo na yung sabaw kaya pabalik na natin yung sahog na isda. So yan, nilagay na natin sa ibabaw kasi luto naman na yan. Kaya okay lang yan lang. Ganyan na lang siya. Sa ibabaw na lang lagay natin. Siyempre, nalagay ko na rin yung siling haba. At ito na nga, lalagay na natin ang pinakaunang gata or sa Bicol, yan yung tinatawag na lipotok. So, kapag ang mga luto may gata, kapag merong ganito, lipotok or yung pinakaunang gata, ako yan, mas lalo masarap ang ating lulutuin yan na ganyan. Kapag may ano, may lipotok. Liputok ang tawag niyan sa Bicol. So, ayan. Hayaan lang natin niya na maluto yung gata. Ayan. Siyempre, binaliktad ko ulit yan para pantay ang lasa ng ating sahog. Pantay ang pakaluto. Para yung unang gata mas kumapit sa ating sahog. So, ayan. Ito, luto na ang ating kinataang papaya na may malunggay. Yan po, gulay tayo ngayon. At syempre, mas healthy to kasi ang sahog natin ay isda. So, yan yung ating ulam for today.